Senator Manny Pacquiao na nawawala sa publiko sa mga kumakalat na mga scammer ang kanyang pangalan para ito ay kasunod ng dumalabas ng effect. Pinagamit mo ng kanyang pangalan para mamhingi ng pera sa iba. Big T, anak. Big letter T. This is baby T. You erase big letter T. Laki sa hirapan, Senador, kaya nang marating nito ang kanyang posisyon ngayon, taas noon niyang ipinagmamalaki ang kanyang advokasya para makatulong sa mahihirap. That's okay now. Big letter T. After ng administration ng isang leader, big letter T, anak. Programa niya na maganda para sa tao pa yan. Kalaban, di pagpatuloy kung maganda ng mga programa para sa mga mahirap na tao, bakit hindi natin suportahan? Kung big letter T. Isang politiko, ang puso para talaga sa taong bayan o tumulong, kung maganda yung programa, big S, ito pasuportahan na lang. U G nagsagawa ng voting simulation ng Commissioner Elections nitong Sabado. Isa sa mga nakikita nilang hamon ay kung kakayanin ng kanilang ginawang voting system ang dami ng tao sa mismong araw ng eleksyon. Nagbabalita Micaela Ilaw. Ilang buwan na lang bago ang mismong eleksyon, naghahanda na ang komisyon ng mga sa voting system. Itong Sabado, nagsasayin ang mga botante at susuriin yung kanilang temperatura. Kapag umabot sa 37 degrees ang kanilang temperatura at may COVID-19 symptoms tulad ng ubo at sipon, ay dito sila dadalhin sa isolation polling place. Dito na rin sila boboto at pagkatapos bumoto ay dadalhin sa barangay. Kapag walang sintomas ng COVID-19 at normal ang temperatura ng botante, pwede na silang dumiretso sa kanilang polling precinct. May nakalaan na hiwalay na voting area para sa mga matatanda ganun din sa kita o dihing ayaw sa mga lumbo, maayos naman ang sistema. Mahilig, maniwala, madali lang kahit mga ganun ang pagboboto ng mga T, anak, parang mga kordyen. Pero okay lang, pagdating ng ito lang talaga, actual, talagang okay na, maayos na yung ano na, hindi ka na malilito. Paalala ng COMELEC na umalis na agad pagkatapos bumoto. Inaasahan na 10 hanggang 15 minutes ang itatagal ng isang botante para bumoto. Posibleng maging problema lang ayon sa COMELEC. I think one of the things that we must not lose sight of is that kahit konti pa lang yung tao dumating, naging orderly yung proseso. Nakita natin that the processes themselves are designed well. The next step really is to find out if they will hold up under volume. Diba? Pag dumami na yung taong na magamit ng sistema, kaya pa rin ba ng sistema? Mga nakita rin silang importanteng material para sa mas maayos na voting system. Pinakikita natin yung ay mga paalala at saka yung mga instruction na lang mga natin posters natin to the voters, no? Para mag-guide yung mga voters letter natin. Saka nakikita din natin yung kahalagan ng voters assistance desk. After letter Y, letter E, anak. After Y, letter E. Hindi na lang namin yung mga teachers natin kasi sila talaga yung tambak na tambak. So, kawawa mo ang letter Y. The day before, at dyan yun sila, and then tuloy-tuloy kayo. Letter E. So, baka yung teachers natin, letter E. Ayon sa COMELEC, posible pa silang magkaroon ng mga susunod pa na voting simulation para ma-plan siyang mabuti ang voting process. Para sa balita dito si Micaela Ina. Low risk na ang bansa sa COVID-19 ayon sa Department of Health. Pero bilang ahensya, hindi pa rin dapat magpakakampante ang publiko. Nagbabalita, Micaela Ina. Ay. Low risk. Ito ang sinabi ng Department of Health
kanina, matapos i-report ng mapa na ang bilang ng nagpo-positibo sa COVID-19 sa ilang lugar sa bansa, nasa 32% na lang ang ICU utilization rate sa bansa kumpara sa 70% ng nakaraan at 40% ang utilization rate sa ICU beds. Grant, kill na. You read your name, Grant. Malaki ang posibilidad na malimang pa ang requirements.